sa'yo ko ngayon ng Merry Christmas! Christmas na mga kanayon. So, at saka maraming maraming salamat mga kanayon doon sa nakapanood ng aking nakarang video. Mayaman ka na siguro, kanayon. Vlogger ka na eh. Mga kanayon, ang sana nga, dito tayo yumaman. Ligaya sa buhay, panukurin nyo ang video ni Kanayon. Yun oh, magandang umaga ulit mga kanayon. Ngayong araw na ito ay aking rest day. So, mag-isa lang ako dito sa aking kwarto. Yung nakakainip. So, naisipan ko mga kanayon na mag-vlog. So, unang-unang mga kanayon, kayaan munang batiin ko kayo ng Merry Christmas! Christmas na mga kanayon. So, at saka maraming maraming salamat mga kanayon doon sa nakapanood ng aking nakarang video, yung sinama ko kayo mga kanayon doon sa tuwing First Friday na namamasyal kami sa bayan para magpadala. So sana nagustuhan nyo yung mga kanayon. So ngayon mga kanayon, naisipan kong makipagkwentuhan ulit sa inyo kasi na-miss ko yung ating kwentong barbero. So ngayon ay habang nakahiga-higa ako dito sa aking kwarto, eh ako'y nagdot-dot-dot-dot sa ating Facebook. May nakita akong mga messages kanayon. May mga viewer tayo mga kanayon na hindi daw sila nakapag-comment doon sa video talaga. So, doon na lang sila nag-visit sa akin. So, ito, kinagpia ko mga kanayon. Ayan. Mayroon sasagutin. Sasagutin na apat ng katanungan mga kanayon. So, unang katanungan mga kanayon na sasagutin natin ngayon ay itong number one na katanungan. Bakit kung kailan ka nagkaedad saka ka naging vlogger? Ay yun oh. Yan, sasagutin natin yan mga kanayon mamaya maya. Ang pangalawa, ito ang matindi mga kanayon. Medyo may pagkabasir ang nagtanong nito. Pero sasagutin natin. Kanayon, ano ba ang purpose mo sa pag-vlog? Para magpasikat o sumikat? You know? Talagang may pagkabasir ano mga kanayon. Pero papaliwanag natin yan at sasagutin natin ng bukal sa ating kalooban. Pangatlong katanungan mga kanayon ay kanayon, mayaman ka na siguro kasi vlogger ka na. Yun o mga kanayon, ay talaga no. So, mamaya natin sasagutin yan. At itong huli, joker ka ba talaga kanayon? Ay, yun no, yun ang magagandang tanong ano. Itong ating content ngayon ay bali pamagatan natin ito na Getting to Know More About Me. Yun no, English yun ah. Getting to Know More About Me. Ano ba sa Tagalog yan? Getting to Know More About Me. Kunin mo na ang lahat sa akin. hindi. Medyo, joke lang ni Kanayon. Getting to Know More About Me. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking sahod. Yung mga Kanayon, joke. So mga kanayon, ituloy na natin ang pagsasagot dito sa ating mga katanungan. So mga kanayon, dito sa unang katanungan kung bakit, kung kailan ako nagkaedad na, saka ako naisipan kong maging vlogger. Mga kanayon, tulad ng
paliwanag ko doon sa aking unang doon sa aking video ay talagang noon pa talaga mga kanayon ay mahilig na tayo mag video-video, mag selfie-selfie. So wala lang tayong time noon dahil sa abala sa trabaho. So ngayon, tulad ng sinabi ko noon na lapit nang mag for good. So naisipan kong ituloy ang aking naudlot na pangarap. Nung araw talaga kaya kanayon, mahilig na ako sa pag-jojo at saka pag-video-video. At kaya naisipan ko sa larangan ng YouTube ay wala namang bata matanda dito. Lahat ay welcome mag-YouTube. Basta yun ang iyong hilig. Kaya talagang itinuloy ko lang mga kanayon. At sana masuportahan nyo, lalong-lalo ng ating mga kapamilya at mga kaibigan at mga kanayon. Yun ang unang-una nating maasahan, yung kapamilya, kanayon at mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Yun ang talagang ating inaasahan na susuporta sa atin mga kanayon. So yan ang dahilan kung bakit kahit na tayo ay sabihin natin may edad na, pwede pa naman tayo maging vlogger kasi ito ang talagang in ngayon. At saka isa pa, talagang hilig ko talaga kahit na nung bata pa ako, talagang mahilig tayo mag arte-arte at saka mag-joke. So sana nasagot ko mga kanayon sa inyo. Itong pangalawang katanungan na medyo may pagkabaser. Ano ba ang purpose ko daw sa pagbablog? Para magpasikat o sumikat? mga kanayon, sa totoo lang, itong pagbablog na ito para sa akin ay ito ay pinapaliwanag ko sa inyo ay isang libangan ko lamang habang tayo ay nagpapahayahay o sa Pilipinas kasi tayo ay magre-retire na bilang isang OFW. So naisipan ko na mag-vlog na lang sa atin para may libangan. At kung tulad ng sinasabi ninyo na sumikat, ayan ay kung sasabihin natin hindi, ay hindi tayo totoo nun. Sana kung kung sumikat man ay salamat na yon mga kanayon. Pasalamat tayo sa mahal na Diyos kung sumikat tayo o hindi ibig sabihin sumikat, gumanda ang ating channel. So yun nga mga kanayon, ano, kung lumago ang ating channel tulad ng aking mga idol sa na mga vlogger, kung tayo ay papalarin sa tulong ninyo ay medyo kumita tayo sa pamamagitan ng pag-vlog. Ito ang paraan para makatulong din tayo sa ating mga kapwa na nangangailangan. Yun mga kanayon. Ang dahilan talaga. At kung para magpasikat ay siguro naman mga kanayon, hindi na kailangan tayo magpasikat. Kailangan gumawa tayo ng maganda para tayo sumikat. Kasi kung hindi ka gagawa ng maganda ay hindi ka sisikat. Ayan mga kanayon, sagot ko na yung katanungan na pangalawa, no? Medyo may pagkabase pero katanungan lang ngayon, no? So mga kanayon, sagutin naman natin itong pangatlo. Ang pangatlo na katanungan mga kanayon ay mayaman ka na siguro kanayon, vlogger ka na eh. Mga kanayon, sana nga dito tayo yumaman kung yung susuportahan. Mga kanayon, ang totoo talaga, ito ay isang magandang pagkakataon na habang tayo ay nakakapag-vlog pa o yun na makakapag-joke-joke ay magkaroon tayo ng vlog na ganito. Para pag medyo may edad ka na, talagang uugod-ugod ka. Meron kang mapapanood sa YouTube. Iyon ang memory. Yun talaga mga kanayon. Ano? Tulad nun, pag medyo may edad ka na, punta ka lang sa YouTube, mapapanood mo na ang yung mga ginagawa sa ngayon. Iyon, yan ay magandang memory. Di ba mga kanayon? So, kung papala rin, at yumaman, yun, bonus na lang yun. Pero ngayon, hindi tayo mayaman. Mayaman lang tayo sa pamamahala. Wow! Ano?
Ay, ala, kala yan, sana nasagot ko ng maayos itong ating mga katanungan. On the spot yan. Hindi ko na pinag-isipan kung anong isasagot ko, basta kung ano yung nasa isipan ko, direkta kong sinagot. Kasi ngayon ko lang nakita itong inyong mga katanungan. So, ayan mga kanayon, sana nasagot natin itong pangatlo. So, ngayon, sasagutin naman natin yung pang-apat mga kanayon. Ayan, mga kanayon, bago ko sagutin itong huling katanungan, siguro kanina pa kayo nakatitig dyan sa inyong monitor, ano? Nagtataka kayo, bakit ako may tali dito? Kasi kanina mga kanayon, nagluto ako, nahiwa. Pero maliit lang. Ngayon, nagtataka kayo bakit mukhang nagbago ang new look ngayon si kanayon, ang inyong kanayon. So, mga kanayon, sinadya ko talagang ipakita sa inyong ganitong ano, kasi taglamig na ngayon dito mga kanayon, pumasok ng taglamig, December na, Pasko na talagang malamig na dito. Pag nalabas kami talagang napakalamig na sa labas, so ganito ang ating attire dito tuwing taglamig. Kailangan nakatakip ang tainga nito at saka nakapulupot dito para hindi ka lamigin. Yan o. Yan mga kanayon ang aming attire dito tuwing taglamig. At saka medyo pinagpahinga ko muna mga kanayon. Nasaan na yung ating, tingnan yung kanayon sa likod. Ayan. Yan, para hindi pumasok yan ang lamig. So, pinagpahinga ko muna kanayon ng ating mahiwagang salamin. Nandun tinabi ko muna kasi medyo pinalad tayo nakabili na ng reading glass. Yung kasi mga kanayon ng aking safety glass, ay working glass yun. Talagang, yun ang allowed dito sa aming trabaho. Kailangan na ganun forma. Mayroong takip dito para kang kabayo. So, okay mga kanayon. Itong huling katanungan, joker ka ba talaga, kanayon? Ayun ang magandang katanungan mga kanayon. Sa mga nakakakilala sa akin na taga Masbate sa Tikaw Island, lang makakapagpatunay. Mga kaklasik ko, mga kababata ko, talagang joker ang inyong kanayon. Alam nyo kung bakit naging joker ang inyong kanayon? Kasi naitanong ko doon sa nanay ko nung araw kung bakit Rodolfo ang aking pangalan. Yung pala mga kanayon ay pinaglihi siguro ko ni nanay kay Dolphy. Wow! Kasi nung araw sabi ng nanay ko, pinagbubuntis ako, talagang gustong-gusto niya lagi napapanood ang mga pelikula ni Dolphy. Nagagalit siya doon sa tatay ko pag hindi nila napapanood. Kaya nung ipinanganak ako, ayun, pinangalan sa akin ay Rodolfo. Dahil sa mga kanayon, sa hindi pa nakakaalam, ang tunay na pangalan ni Dolphy ay Rodolfo. Yun. Kaya siguro, doon ko naman na pagiging joker. Kaya lang, medyo nung araw, nung lagi ako nagjo-joke, tinigil ko noon kasi mahirap pala maging komedyante mga kanayon. Yan na nga mga kanayon. Sana nasagot ko ang iyong mga katanungan. So, maraming salamat mga kanayon sa inyong panonood uli dito sa ating naging video na pinamanggatan nating Getting to Know More About Me. Alam nyo na sa Tagalog yan. So, maraming salamat ulit mga kanayon sa inyong panonood at sana napasaya ko naman kayo at nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon at mga kasagutan ko. Yun, So, hanggang sa muli mga kanayon. Inuulit ko sana sa mga bago pa lang napapadaan dito sa aking munting channel ay sana ay masuportahan naman nyo ang inyong kanayon, lalo na yung mga kababayan ko dyan at lahat mga dati kong mga kasamahan na nakakakilala sa akin. Opo, ito ang inyong kanayon. Dati kong mga kasama sa Lukan nung araw, sa EJNP, sa MMG, hanggang dito sa mga kasamahan ko dito sa bago kong kumpanya. Sana masuportahan ninyo ako mga kanayon. At maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa aking mga video
at saka sa mga nag-subscribe. Yun na. Maraming salamat mga kanayon. Hanggang dito muna. Mag-ingat tayong lahat.